Chat na joke. Bakit? Seryoso ba tong show na to? We all know na mas masarap ang chikahan kapag may kasamang kainan. We're definitely not going to waste any ingredients, but we can't promise not to spill some tea. Here on Cam Cook With Me. With me, and for this episode, nako naman talaga. Alam mo, sobra akong thankful na naisingit niya ako sa napaka-busy ng schedule. Kasi ang guest ko today, ang ating makakachikahan, siya lang naman ang para sa akin, the leading lady of this century. Talagang walang palya lahat ng mga pelikula niya. Kung di ko lang pinanood, I'm sure pinanood niyo rin. Kasi napakahusay niyang actress. At hindi lang dito sa Pilipinas ha. Buong mundo guys ang pinag-uusapan natin. Dahil meron din siyang mga bonggang-bonggang international films. So yun lang yung aking intro. Siya nang bahalang magpakilala sa kanya. Please welcome my Mars, Alessandra de Rossi! Intro? Ano ba ba yung... May CR kayo? Saan bakit? Ba't kasi CR? Nahihiya ako sa mga intro. Nakakayos to! Yung ano ba? Ano pa yung iba? Marami ka pang sinabi kanina. Ano? Paano mo ba gustong ipakilala kita, Mars? Third time Miss Universe, America's Next Top Model. Ano pa? Yung pinakamagandang babae sa tribo nila. Ayun. Bagay naman sa outfit mo. Doon ako galing mismo. Talaga ba? Nakachinelas nga lang ako. I love it, busy Mars. Busy ako, okay? Gusto ko yung sobrang at home ka dito. Yes. Pero Mars, sobrang thank you for joining me today. Alam ko talaga, you're living a low-key life. Uy! Obvious naman. Yes. Diba? Yes. So, oh. Kamusta ka lately? Kamusta ka this past few years, Mars? Doon pandemic, talagang huminto yung buong buhay ko. Okay. At choice ko rin yon, by the way. And then ngayon, nagre-resume na lahat ng mga nasaktan kong tao, na tinanggihan ko ng pandemic. So ngayon, sabay-sabay silang, Alex, gawin mo na, Alex, gawin mo to. Guys, isa lang ako, okay? Pero Mars, ang dami ng kapilang projects. Alam ko, dapat may script reading ka today. Oo nga. Oo. Okay. Oo. So ano pa, anong aabangan namin, Mars? May gagawin ako movie with JM. Okay. Oo, so ano to, love story ba? Love story of, yeah. So tama yung pakilala ko na leading lady of the century ka talaga, Mars. Siguro lady, wag na yung leading na. Bakit? Ibigay natin yung sa magagandang mapuputi. Hindi, Mars. You deserve that title. I guess, uso na yung mukha ko ngayon. Yes! So, bigay na natin. Mars, totoo naman yun. Nauso ka naman talaga ever since. Ewan ko sa kanila. Masyado ako maganda. May nasama nilang lahat eh. Ewan ko ba? Ayaw pero na. Teka, Mars. Ano, magluluto ka ba? Oo, oh, magluluto ako para sa'yo. Siguro doon yung masarap. O hindi, magaling magluto tong si Alex. Kaya ano nga, mo? Sabi ko siguro doon yung masarap. Pag ito, nag-guest sa Mars dati, parang akala ko, gino-joke time lang na yung niluluto. Parang, Mars, ano ba? May ma-achieve ba tayo dito? Pero alam mo, ang sasarap talaga. So, simulan na natin yan. First off, i-preheat natin tong air fryer natin. Wait, Mars, ano ba lulutuin mo? Uy, social to. Ang tawag dito ay Bang Bang Shrimp. Gagawin natin, simple lang to guys. Ang meron tayong shrimp dito na peeled na. And then we have flour, we have breadcrumbs, we have an egg. So, dito muna ako. Sige. So, siyempre, sabi nila, correct, dapat daw sinisison lahat. So, yes. Wait, haluin natin, Mars. Mag-flour ka, ay mag-flour. Mag-salt sa lahat, huwag ka matakot. Oo, kasi... Pero, siyempre, in moderation, my friends, ha? Huwag masyado. Kasi masama din yun sa atay. Wow. So busy ka na lately. Ang dami mo ng mga ganap, true. Mars. Tapos recently, ang napansin ko, bumisita dito ang buong pamilya mo. Yes! So how was that? Kasi Mars, alam natin na for a very long time, you've been living here. Mm-hmm. Ganun din si Ate Sam. Yes. Kayo ang based sa Manila. Yes. And the entire family nakatira siyempre sa Italy. Yes. So gaano katagal yung ganung setup, Mars? 1 month, tapos kasama pa ng kapatid ko. Ng kapatid ko yung boyfriend niya. Okay. Wala naman space sa bahay ko. Oh. So, nandun kami lahat sa room. Na-demote ako, nasa single bed ako sa gilid. Okay. Pero masaya. Mars. Sobrang, kumbaga sa akin talagang I treasure those moments. Yes. Yung walang uncomfortable, basta masaya kami. So, tsaka siguro chine-cherish mo lang yung time na finally you are all in one
house, 'di ba? Hindi yung parang bakasyon dito, pasyal dito. Kasi yes. Mars, alam ko panay din pasyal mo sa Italy. Yes, yes. And yung daddy ko lalo dahil matagal siya, kumbaga hindi siya mahilig bumiyahe, ganyan. And at the same time parang he's so stressed out pag nasa Pilipinas. Okay. So parang 1 month lang yung kaya niya, 3 weeks lang. Sagad na yun, Mars. Ay, yung first 1 week na, gusto niya umuwi. Talaga ba? Oo. Sabi ko, hey, please. Huwag naman ganun. Sayang naman yung pamasahe, father. Daddy, please. Yeah. Okay. So, hating-hatiin na naman yung katawan ko. Okay. Yung 2 days lang yung kaya ko sa beach. Kasi kailangan ko umuwi. Daddy ko, kawawa naman. Parang ganun. So, naiiwan si father? Eh, kasama naman niya si mommy. Pero, okay. Kumbaga sa ano, yung isang sister ko, gusto niya talagang travel, tour, ganun. Yes. Sabi ko, si daddy nasa bahay. Oo. Isa lang ako, guys. Charot. Pwede ba yun? Ayun na naman. Pwede niyo bang tandaan na isa lang si Alex? Oo, hindi kayang hatiin ang katawan. So yes. At least, Mar, syempre, pagka gano'n na lahat nandito, kailangan mo i-please yung mga bet nilang mangyari. Yes! Kasi bilang mga bakasyonista nga. Yes! Yes, saka minsan ko lang mapamper yung mga kapatid ko, yes. Mapag-shopping. Mars, when was the last time they were here in the country? Yung mga kapatid mo, your sisters? Siguro 2017. What? Mm-mm. Yeah. Yes. Mga five years ago. Yes, oo. So ito ba yung pinakamahaba nilang stay dito? Parang ganon. Pwede. Marunong sila mag-Tagalog, Mars? Nakakausap na yung mga tricycle, yung mga jeep, kung sila sumasakay. Kuya, dito lang ako sa kabilang kanto. Talaga? Uh-oh. Pero ang kasalita nila talagang may accent eh. Mm-hmm. Italian talaga sila. Okay, syempre, yung mga sinusubaybayan lang namin ay mga nasa IG mo. Mm-hmm. So bakit si... Pag-usapan natin si Kitten. Sobra si Kitten? Si Kitten. Bakit ka nag-alag? Paano ka napunta sa pag-aalaga ng ibon, Mars? Ganito kasi yan. Pet lover ka ba talaga? Hindi! As in, ayoko ng pet. Like, ayoko ng pet dahil ayoko ng responsibility na gano'n, na clingy, ganyan. Oo, oh, oo. Oh. Tapos iiwanan mo, gano'n. Si Raymart Santiago yata, ayun. Okay, yes. Ang nagsabi na may nanganak at walang mapaglagyan ng birds. Okay. So, parang gusto mo ba? Siyempre, ayoko! Eh, ba't mo kinuha? Eh, kasi parang pinilit ng pinilit. Tapos parang... Sige na nga, napilit ka na. Na-imagine ko yung buhay ng bird nang kukuha. Baka sa cage lang ilagay. Okay, so, Mars. So, sabi ko, ako na lang. Ako na to. As usual. Oo, ganyan ka, Mars. Hindi ko masanay sa akin. Guys, ako na to. So, alam mo yun, wala siyang cage. Oo, wala siyang cage. Mars, nakakatawa yung dahilan mo kung ba't ka nagkaroon ng ibon. Pero sige, o tapos? Oo, tapos wala siyang cage. Tapos doon lang siya natutulog sa ilalim ng ungan. Okay. And then siya na may-ari ng buong bahay. Ngayon? Sinira niya lahat. Kasi mahilig silang mag-ganyan pala. Oh. Lahat ng wires, telephone lang line namin putol. Mars! Wala kaming yung mga electric fan sa kusina, putol yung wire. So eto na siya, guys. It's very important daw na maganda yung spacing. Kasi kung hindi, hindi siya maluluto. Mars, si Fiore, pag-usapan natin si Fiore. Kasi nakikita ko kung gano'n mo siya sinuspoil. And alam mo, Mars, na-realize ko, looking at you now, kamukha mo siya. Siya talaga ang kamukha ko. Hindi, totoo, Mars. Siya talaga. As well, in, para siyang ikaw na mapintog yung pisngi. Third name niya, Alessandra. So, alam mo na. So cool, Mars. No. Pinangalan siya after you talaga ni Ate Sam? Anong complete name niya? Julia... Fiorentina Alessandra. Ganda. Mm-hmm. Bakit? Bakit? Yung Julia from Jules. Of course. Fiorentina is the lola yata of Jules. Tapos yung lola ko, Alejandra kasi yon. So Alessandra ako. Oh, oh, so parang pinagsama na lang siguro. And I think gustong-gusto talaga nila name ever since na Alessandra. So parang meron silang usapan na pag nagka-baby tayo, kung boy or girl, Alessandra, Alessandro. Mm-hmm. I think naiingit sila sa akin. Yeah, oh, maybe Mars. So sige. Bigay na lang natin. Try nila. So, paano mo siya sinuspoil, Mars? Ah, well, o sobra ba siyang spoiled sa'yo? Mas spoiled siya sa mami niya. So, ako yung nagiging bad cop. Okay. Yung parang, minsan ganyari, may ano siya eh, syempre bata, di ba? Yes. Yung kukunin mo yung laruan niya, tapos kukunin niya, no, say please. Sabi ni Fiore, say please. Tapos ang taas. Oh. Ang, siguro eksena, nagmana sa'yo. Oo, mga 3 days kung ginaganon, hindi ko talaga bibigay. Oh. Hanggang sa one day, may kinuha ako. Tapos kukuha niya, sabi ko, no. Sabi niya, please. So nag-melt na yung heart mo, Mars. Marunong na siya. Yung ganon, yung ako yung taga, ako muna yung bad. Kasi the moms, syempre nanay yun eh. Oo. Tsaka syempre ang tagal hinintay ni Ate Sam yun. Oo. So kumbaga parang kaya ngayon na nandito na, give everything. Yes, diba? Totoo naman, totoo naman. Pare. Tsaka talagang, she's a joy, you know. How often do you see her? Parang ano, nung dumating yung family ko,
parang halos everyday yes. nasa bahay sila. Ganon. Pero pag wala sila, mga once a week, dinadalaw nila ako. Kasi nakikita ko swimming-swimming kayo, Mars, and a lot of things, ganyan. Yes. Alam mo, nakikita ko palang si Asunta, sinasabi ko, okay na siya, tita na lang ako. Talaga? Napagod ako. Tita na lang parang ako. Na-appreciate mo ngayon na yung parang kapag may bagets, at least pwede mong alagaan. Okay, pero pag hindi na, balik mo na sa nanay. Okay ako maging tita. Pwede na to. Oo. Kikitan, masaya na ako. Pero ikaw, do you see yourself being a mom? Before. Nung but bata now? I don't know. Like, well, sa bagay, we'll never know. We'll this. Never know. Yeah. Like, may friend ako nung 32 ako. 37 siya, umiiyak siya sa akin. So, magka-baby. Gusto ko talaga kahit sino na. Hindi ako ganito mag-isip nung 32 ako. Tapos 32 ako. Tapos 37 ako, ganun ako mag-isip. Dumating na yung 37, tapos I just turned 38. Wala pa rin ako doon. So, baka tapos na. Hindi, ako feeling ko hindi naman, Mars. Maybe for you, it's just, if it comes then well and good. Oh, kilala mo naman ako, pag binigay sa akin, ibibigay kong lahat. Yes. Diba? Tignan mo si Kate, eh. Parang exactly. Wala ka ng choice, kahit may choice ka naman originally. Exactly. So, pag nandiyan na siya, di nandiyan na siya. Oo. Pero wala ako nung, or I want to feel complete and chururut. This will complete me. Hindi ako umabot. Bakit hindi ako umabot dun? Pag-usapan naman natin ang mga naging pelikula mo. Okay. Meron ako mga babanggitin ng mga pelikula ni Mars. And then, describe mo yung pelikula na to in 3 words. Tapos mamaya ako na explain. Okay. Sige, simulan natin. Kailangan ko i-explain? Sana. Let's see. Very, very light lang. Okay, simulan natin, Mars, sa Azucena. Azucena? Grabe siya. Ilan taong ka nito? 15. Okay. And parang naaalala ko, Mars, ito yung parang breakthrough movie mo as an actress. Yes. Na parang dito ka talaga parang, wow, Alessandra can act. Hindi ko pa alam yun noong time na yun. Sinisunod ko lang si Carlito, si Gian Reyna. Nakaka 64 takes kami. Meron kami isang eksena na 4 days kinunan. Talaga? Yes. Kasi? Ganun talaga siya. As in, so akala ko ganun ang filmmaking. Okay. Pero yung next film ko, si Joel Lamangan, okay. Hubog. Diretso lahat, 6 sequences. Correct, diba? Mars, tuhog! Hanggat so, kaya nating pagsama-samain lahat ng eksena, gawin natin. Oo, tapos sabi ko, iba-iba pala ang filmmaking. Yeah. So, nag-gets ko siya. Okay. Kasi may ibang tao yung mareklamo pag maraming takes yung director. Yes. Diba yan? Di alam yung gusto. Oh, it's not the point. Iba-iba lang talaga ng style lahat. Yes. Parang ganon. Kailan mo na-realize, Mars, that acting is really for you? Kailan ka na in love dun sa craft mo na talagang pagiging artista? Nandiri ako sa school. Talaga? Ayoko na mag-aaral. Sabi ko, mama, gagalingan ko mag-artista. Sumiyak siya, anak, please. Tapusin mo yung school. Hindi! Ayoko! Gusto mo yan? Hindi! Ganyan talaga yung attitude niya. Oo, okay. Ganun. Lalo siya magawa, umiyak siya. Ano yun, mami ko eh, cum laude. So, talagang... At saka syempre, Mars, ang definition ng success noong araw is kapag nakapagtapos ka. O sige. Charot. Kita kids! O tapos, so paano mo ka ilaban na parang, this is really what I want to do? Kasi nga, ayoko na mag-aral. Okay. Yun talaga yung totoong reason. So yun yung motivation. Napagod ako. Yung ayoko nito. Mag-artista ako. Oo, mag-artista ako. Mami, gagawin ko ang lahat. Mahala ka, magsisisiya mo yung paglaki mo. Wait, true enough. May ganun pagsisisiya. Talaga ba, Mars? Sometimes. Lalo na nung pandemic, yung marirealize mo, totoo yata yung sinasabing get a real job. Kasi hindi pang frontliner yung trabaho ko. Sabi ko, bakit hindi ako naging... Yung tipong mabubuhay ang mundo, tatakbo yung mundo. Kahit wala ako. Kahit wala akong participation. Wala eh. Sabi ko, hindi ako pang frontliner. Dapat yata nagtapos ako ng pag-aaral. Tapos naghanap-hanap ako ng mga courses online. Ang dami na, overwhelm ako. Tapos sabi ko, Google na lang natin yung how to be beautiful because when you're pretty, the world is nicer to you. No. Nakakainis. So, tatanggalin ka na ba ito, Harvey Pretty? Okay, yung necklace mo, kailangan mag-stand out, Mars. Oh my God! Kakainis. Calling all the, na magbibigay ng pera, the world is nice. Ay, okay, sorry. Bakit? Chat na joke. Bakit? Ah, sige, pakitawagan. Ayun yung smart. Para yun lang? Seryoso ba itong show na to? Dahil sa gram? Seryoso? Ito, totoo. Pakitawagan. Ayun. Ako natatawag. Sabihin mo may taping kami. Sabihin mo, Camille Yambao. So yun, Mars. Kaya mo na-realize na parang for you, I think this is really where you belong. Well, apart from nung pandemic na na-realize mo na hindi ka frontliner. But, Mars, you are very good at what you do.
Siguro, to a certain degree, yes. Nafe-feel ko na rin yung, oh my God, yung, syempre tumatanda na tayo, 38. Papunta na tayo sa mother roles. Yes. I'm not a mother, okay? So medyo mahirap hugutin yun for me. Uh-oh. And I'm like, behind the scenes na lang ako. Uh-oh. Wala naman akong plano mong pa-Botox. Wala pa akong plano mong pa-fillers. Wala pa po. So, baka nga maging natural beauty po talaga lahat ito. Ay, totoo naman, inaamin ko. Sorry na, guys. Sorry siya lahat. She's perfect like that. So, I'm like, hindi, pero yun nga, tatanda talaga tayo. Oh, makita na yung... Eh, minsan nga po nanonood ng film, grabe yung close-up. Huwag sana ako maka-close-up ng ganyan ever. My next movie, The Maid. The Maid! Like wait, Mars, ito, this is international. Kasi nakita ko yung credits, Mars, wala akong nakitang Pilipino na apelido. Actually, yan ang mga bagay na medyo, yun natutuwa ako kasi ako si never mag-audition. Okay. So, yun mga nakuha kong pelikula na international, hindi sila humingi ng audition. I'm so proud of you, Mars. Iba ka talaga. Alam mo, yung makatabilang kita dito sa kusinang ito, napakalaking karangalan na talaga sa akin. So, mamapapicture sa akin? Oo, mamaya. Picture niyo naman kami. Oh, sige, ngayon na. Okay, screenshot na lang tag natin. Tag mo ako sa IG, ha? I will, Mars. Mm-hmm. Okay, o tapos? No time na sisikat. So, hindi ka nag-audition? They just got you? Yes, at saka horror film siya. So, no time na hit na hit yung horror. Yes. Lahat, diba? The Ring, ganyan. And, yun na rin yung, ayoko na mag-horror after. Bakit? Hindi ko pala siya kailangan. Yung mag-isa ka nakatira. Hindi mo yun, just don't need that kind of energy. Yes, that fear. So, masasabi mo, Mars, na even when you're just filming it, may mararamdaman kang kaibang vibe na mabigat. Oh, hindi, kasi kunyari, iyak tayo. May tatawagin tayong energy na malungkot, right, masaya. Right. So, meron tayong fear na kailangan. I-invite to ourselves. Yes, nadadala ko siya. Minsan yung pagtulog mo, mag-isa ka lang. Tapos, what if may kumatok sa headboard ko? Ayoko nang gumawa ng horror. Mag-isa lang ako sa bahay. Huwag na tayong umabot sa... Hindi makakabuti sa stress at sa beauty. Huwag na. Oh, pero happy experience. Ako. Sobrang happy ako. At saka, ang masaya doon, every week, every Wednesday, sa Italy, pinapalabas siya. Dubbed in Italian. So proud na proud ang tatay ko. I'm sure, Mars! Anak ko yan. At saka of all places in Italy. Yes, tapos yun ang joke sa akin ng lahat ng kapatid ko. My sister, the actress from The Maid, 2005. Tagal ang layo. At sorry, years and years, decades later, umiere pa rin. 2005. Yeah. Mm-hmm. Okay, next movie, Mars. Ano? Woman of Ruins. Ay, Woman of the Ruins? Bigat nun. Talaga? Kasi, okay, yung gist ng story is akala ng mga tao, deads ka na, pero nagbalik ka. Yes. Okay. Oo, so may pagka-mysterious yung acting ko doon. Okay. Oy, wait, teka, Mars. Luto na daw yung ating ano. Tingnan natin kung naluto nga. Uy! Mars, na-junog mo! Uy, ulitin bakit, mo! Bakit ako air fryer gumawa niya? Hindi, mukhang maganda. Uy, not bad, Mars. Interesting. Yeah. Mainit ba to? I wanna show our friends. Let's show our friends. Do you wanna see our creation? Ililipat muna namin sa plato. Oo. Oh. True enough, after that film, kinuha nila ako same team for Mama Mary. Sabi na, kaya pala ni Alex yung ganon? Kaya pala ni Alex yung liit-liitan acting right, lang? Kapit ko yung Mama Mary eh. Oo. So, ganon lang ako. So, yung role mo as a Mama Mary, ano naman ang pakiramdam mo yun? Kasi sobrang layo nun sa personality mo, Mars. Well, unang-una, so nung sinutan na ng costume, di ba? Oo. Kapal eh. Tapos may crown na... yung ambigat na gold. Okay. Tapos nakaganito lang ako the whole time. Hindi ako kagalaw kasi yung haba ng hair ko. So, asa ano ka? Ano bang tawag doon? Poon! Poon. Asa tapos, poon, syempre, Mars. Pati language ko, inaayos ko. Correct. Dahil, Mama Mary ako, di ba? Round 2, correct. Oh. So, syempre, pero super hinhin. Noong mga 4 a.m. na, nakaganito pa rin ako. Sabi ng kasama ko, gusto mo bang umupo? Oo. Umupo ako, tapos tinaas ko na ng ganun. Kasi ang init, tapos nakaganun ako. Wala na, okay? Nagkakape na si Mama Mary, pwede? Pagbigyan nyo na siya? Gumitaw ako sa character, okay? Tao lang ako, pwede? Oo. Correct, totoo kasama, naman. Alex, pwede ka naman picture ng ganyan? Siyempre, hindi pwede. Oo, huwag naman. Oh, pero ano, nasa film talagang naitawid ko. In fairness to you, I'm so proud of you. Is that the most challenging role that you ever did? I think so. Talaga ba, Mars? Kasi sa sobrang hyper niya, parang feeling ko mahihirapan ka talaga, Mars, na parang kim-kiming. Hindi, kasi lahat hindi ka pwede ko pala matatanggal yung headrest. So talaga, so behave ka talaga. Behave, bawal magsabi ng bad words, okay. Ganon. Oh, ito Mars, excited ako dito. Kita-kita. Mm. Kasi Mars, kumbaga parang this was like
a surprise film for so many people. Mm-hmm. At para sa akin, dito mo talaga masasabi na, wow, iba pala talaga ang power ng word of mouth. Yes! Kasi Mars talagang ako, to be honest ha, kaya ako pinanood yung Kita Kita kasi everyone was literally talking about it. And nung time yun, hindi na ako mahilig manood ng sine, pero I'm like, shucks, I have to see this kasi everyone's literally talking about it. Anong pakiramdam nun, Mars? Buti nga sa inyong lahat. Hindi, kasi yung Kita Kita, inalok siya sa malalaking productions. Okay. Okay silang lahat sa kwento, pero kailangan palitan yung casting. Talaga? And then, meron isang producer na nag-invest, na okay na sila, then, paalis na kami for Japan, 3 days later umatras, kasi kailangan palitan daw yung casting. So, wait Mars. So, yung sumulat, nilalaban na hindi, I'm sticking with this cast na pinili. Oh, kasi kinuha na ng Spring Films eh. Okay na, mag-okay yung Spring Films eh. Uh-oh. They give chances to people na kahit walang market. For example, Kimi Dora. Yes. Sumusugal sila eh. Correct. Yes, pero... And to be honest, Mars, yun yung bagay na refreshing panoorin eh. Eh, well, yun. So, parang nung natapos yung film, inalok ulit siya sa same companies. Hindi talaga nila bibilin. Okay. Ayaw okay. talaga nila. Oo. Ganon. Si Boss Vic yung tumawag kay Joyce Bernalo. Ano yung trailer nung kay Alessandra? Gusto kong bilhin yan. Okay. Siya yun. So, gusto kong mag-distribute niyan. So, parang, ang ganda nung mga nangyari. Tapos, nung nakita ko ulit yung producer na umatras, yung, uy, sabi niya, congrats. Oh, nga, di sana, bilhin niyo na yung kalabang kumpanya, di ba? Grabe ka naman, Alex. I'm just saying. Yeah, yes. But dun mo rin marirealize, Mars, din na pag hindi para sa kanila, hindi talaga. Yes, at saka diba, ako din what's at the meant same to time, be will find its way. Hindi ako handa dun sa nangyari, personally. Talaga? Kasi diba, kilala mo naman ako, di ba? Yung... Low-key! Very low-key kasi oh, to si Mars. Tapos yung paglabas mo, ah! Siya! Kaya. Alam mo yun, yung... Sorry! Minsan ay iniiwan ko na lang si Empoy, bigla na ako sumasakay ng elevator. Oo, kasi ito... guys, totoo yun. Si Alex kasi, ito yung tao na hindi mo mararamdaman sa kanya na artista. Wala siyang ka-artista factor. Like, what you see is definitely what you get. Moving on! Ito na. Ito, favorite ko to. Mars, My Amanda. Aww. Kasi itong My Amanda, nung huli tayo nagchikahan, sinabi mo sa akin na you really gave your heart and soul into this film because you are the writer, you are the director, you are the scorer, editor, tumulong artista. Naman, tumulong. Maybe scorer kami tsaka editor, pero nandun ako. Hantutok ka talaga. Oh, oh, so Mars, bakit ganun ka ka-invested dito sa pelikula ko? Ay, well, unang-una, it's the first. So kailangan ko ma-feel yung parang pakiramdam ng yung first preview, pangit ng pelikula. Yung ganun yung feeling. Tapos okay. Marirealize, ha, walang sound design. Okay, gets mo? Kaya binantayan. So ito pala yung mga kulang. Oo, kaya pala parang sabi, bakit napaka-disconnected? Ang pangit ng film, it was better in my head. Yeah, yung ganun. Yes. Tapos wala palang sound design, wala pa yung ganito. So kinailangan kong bantayan lahat yun para mapag-aralan ko rin siya. Okay. Because di naman ako nag-film school. So Mars, kahit hindi ka nag-film school, yung experience mo I think is more than enough. Ay! Nilagay talaga ako ni God. Sabi yeah. niya, ayaw mo mag-aral, eto ka. Correct. Kasi ang daming nangyari sa set. Si Casey Montero nga, 2 sequences lang doon na walang lines per 5 days siya. Talaga? Pinulan kami. Ganon yung parang... Kumbaga Mars, your experience really prepared you for that big of a job that you took para yeah, magawa mo. Yeah, na medyo okay. At some point yung... Ba't ko nga ba ginawa to? Pero hayaan mo na nga. Pero was it fulfilling on your end? Yung part lang siguro na... Kasi walang, paano ba? Ang hirap ibenta ng film. Okay. Okay? Dahil walang romance. Okay. Hindi siya gets, like even Spring Films nung una hesitant. Okay. Yung parang, sino manonood nito? Dalawang mag-best friend na makulit. So what? Oo, tapos hindi naman na in love. Oo, kailangan lagyan ng konting kiss siguro kahit na, hindi yun yung kwento eh. So nilaban mo lang lahat yun? Nilaban ko siya. And then ganun, nung binili na Netflix ng kaboom ng ganun-ganun lang. Mars! Sabi ko si sa kanila... Si may kaibigan akong pinapalabas sa Netflix, sabi ko sa guys. Kanila, sabi ko naman siya inyo, diba? Ganun. Yeah, yeah. Minsan talaga, ako. Alam mo Mars, na-realize ko, may mga bagay ka lang talagang kailangan panindigan. Yes! You know, even when other people discourage you, yes! Even when they don't believe in it, paninindigan mo lang talaga. Gawin mo lang siya. Yes. And ang maganda lagi is, huwag kang mag-expect na...
kumbaga kasi iba kasi parang na-hurt sila pag hindi gusto yung gawa nila. Yes. So they stop doing it because wala na silang passion. And that's when you know, Mars, that you are doing this because of what you believe in, not because you want to please other people. I have 2 albums online na libre. Walang nakikinig. Totoo. Wala. Ako nga mismo. Adrift. Ako nga mismo, ayoko siyang pakinggan. I mean, I'm just saying. Pero ginagawa ko siya dahil gusto ko siya. Yes. Not and because, at that moment, Mars, it's you know, doing that, yung pakiramdam mo, tama. Yung yes. Puso mo na andoon. Oo. Tsaka wala akong pakialam kung wala nakikinig. Tama. Tama, Mars. At least natatrain ko yung sarili ko yes. sa music, sa writing. Correct. Diba? Yun so na yung wait, parang Mars. Training ko siguro. Ano gumawa lang tayo ng sauce para sa ating hipon. Ano so this sauce is mo? Just mayonnaise. Mm-hmm. And then I put a bit of ketchup. And then yung chili. Thai sauce. Ah, tikman ko nga to. Talaga ba? Sarang hanggang ba to? Sakto lang, Mars. It's just the right kick. So guys, eto na yung ating sauce. At syempre, eto na yung ating shrimp. Nagsalang lang tayo ng iba. And Mars, for finishing touches, syempre kailangan may spring onions. Ba't ka nakatawa? Sabi ko sa'yo, maangang yan. Ang pagkakan! Ano ba? Yung pagpasok niya, sabi ko, okay lang naman. Tapos, gumagana na siya sa throat ko. Gumagapang siya, tapos tumatagal siya. Tapos, wait, naiiyak ako. This is gonna be my best performance. Yes, I think it is to Mars. Pwede pala itong trick sa acting. Wait, pag hindi ka maiyak. Uy, painumin nyo nga ng tubig to si Mars. Okay na ako. Nakamove na ako. Okay, guys. Alam mo, ito na talaga yung pinakamagulong episode ng Come Cook With Me. I love it! Sabi ko sa'yo, sure ka ba? Sure na sure ako. Sobrang na-miss ko to si Alex. And alam mo, Mars, ito talaga yung essence nitong show na to. Kung hindi naging ganito yung turnout nito, malamang hindi ikaw yung naging tao dito. Ibang tao yun, sinapian lang. We're going for this. As hors d'oeuvres. Ang cute. Char. Tapos talagyan natin ni Tietch. Correct, Mars. Oh, so ganik, lang ganik, like ganik. That. Ganik. Tikman mo na nga natin, oh. Let's try it. Mainit ba, hindi man? What? Meron siyang kakaibang crunch na hindi ka nga ibigay ng oil. Talaga ba? Ay, oo. Ano ka ba? Oo nga, no? First time ko na kasi mag-air fryer. Ay, totoo, Mars. Kumbaga, Mars, yung breadcrumbs, yes. Natusta siya. Yes. Dahil sa init, hindi dahil nag-absorb na mantika. Mm-hmm. Parang nawala yung tawag doon. Basta hindi ko mahanap yung word. Ang hirap maintindihan kung hindi mo mahanap yung word. Nawala yung alin. Walang moisture, pero yes. Crunchy. Oh, parang Mars, ganon. Oh. Yes. Yeah. Tapos ngayon, yung hipon din, sakto yung softness niya. Mm-hmm. And I think it's perfect na siniso natin lahat, Mars, mm-hmm. no? Mm-hmm. Along the way. Dapat. Yeah. From the eggs, the flour, and the breadcrumbs. Ah, sobra it's ba? It's really so crunchy. Diba, Mars? Mm-mm. Meron ba ang gusto mabigay sa akin ng air fryer like sa IG stories? Stories? Hindi, papadala talaga ka doon ng IG air fryer. Kasi stories lang, hindi mo lang sa feed. Oo, diba lagi sa IG stories ko. Mm-hmm. Not bad, Mars, diba? Mm-hmm. Tapos ang masaya lang doon, sinalang mo lang, tapos dined mo muna. Mm-hmm. I love it. Oh, tita, this is for you! Sana crunchy pa pag-abot mm-hmm. ni tita. Uy, Mars, thank you so much for doing this with me. Nag-enjoy ako. Sobrang na-miss kita. Kasi ang hirap palabasin sa bahay nito ni Alex, I swear. Actually, lahat kayo mga na naging bisita ko dito, Mars. Mm. Sobra akong grateful kasi kayo yung mga taong alam kong hindi umaalis ng bahay. Pero for this, you went out of your way. So thank you so much, Mars. Ay, idol kita nung bata ako. Hindi na ngayon, pero nung bata ko. Gratista nga ako dahil sa'yo, di ba? Lagi na sinasabi sa akin. At sabi, ganyan yan. Alam mo, Mars, idol talaga kita dati. Yung sa Princess well, Sarah. Hindi naman. Pero, hindi ikaw ah. Yung cartoons. Yung hindi ikaw. So, kung para malinaw. Salamat ah. So, salamat talaga. In short nga, wala nga akong idol. Kaya pag ako ina-idol is parang, guys, chill lang kayo. Ano ba? Ako lang to. Ako lang to. Thank you, Mars. Maraming salamat. Love you always, Mars. Thank you. Uy, in fairness, teenager pa lang to, ganito na siya kakulit. Mars, in fairness, hindi ka nagbago. Uy, teenager pa rin ako. Ayaw ko sa'yo. At sa puso. I don't know. I stopped growing up at some point. I love you. And I think that's the beauty of all this, Mars. Come on. Thank you so much, guys! Maraming salamat sa pagtutok sa Come Cook With Me and see you on our next episode! Hi, everyone! Don't forget to like, share, and subscribe and hit the notification bell for more videos of Come Cook With Me!